Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, pag inapakan niya itong clutch pedal niya, minsan pumapalo ng pakaliwa, minsan naman pakanan. Kumbaga, magalaw. Ayan nga mga boss, kung nakita nyo, inuga ko itong clutch pedal niya, talagang may problema. Pag ganyan mga boss, pwedeng sa pin ng push rod ng clutch master cylinder na kumukonect dito sa clutch pedal. Pwedeng yung pin pudpud na, o kaya naman mismong yung paglalagay mo ng pin dito sa clutch pedal, malaki na yung butas. At ang isa pa dyan pwedeng panggalingan mga boss, yung clutch pedal mo mismo. Meron kasing plastic bushing yan na pwedeng mapudpud yun o kaya mabasag. Na pwede rin panggalingan ng pag-uga ng clutch pedal. At para hindi kayo mahirapan mga boss, pag gagawin nyo itong clutch pedal nyo, halimbawa magalaw siya dahil nga sa may problema sa bushing o kaya sa pin, tanggalin nyo muna itong mga sagabal para maluwag kayong makapagtrabaho. Una, itong step door panel niya mga boss, pasukan mo lang yan ng flat screw tapos bigla mo siyang iangat, nakaklip lang naman yan. O tingnan nyo, ginawa ko, hahaltakin ko lang naman yan eh, kapag naiangat ko na siya ng kaunti gamit yung flat screw. O yan, ganun lang mga boss, o diba, napakadali lang naman. Pag naiangat mo na siya mga boss, sa dulo nitong step door cover nyo mga boss, meron niyang nut na number 10. Kaya lang, nung kinapa ko, ayan o, wala na siya. Kaya hinaltak mo lang itong step door cover niya. Pag natanggal nyo yan mga boss, meron ka naman dyan tatanggalin na bolt and nut. Ayan mga boss, yung tinatanggal ko, number 10 yung bolt and nut na yan. Kailangan nyo matanggal yan mga boss para itong kumukover dito sa mga pedal nyo. Pag gumawa kayo dyan, hindi kayo mahihirapan. Dalawang bolt and nut lang naman tatanggalin nyo dito sa kumukover dito sa clutch pedal. Yan yung isa mga boss, ano yung tinanggal ko. Ito naman yung pangalawang bolt and nut niya. Tatanggalin nyo rin yan mga boss. Pag bolt and nut ang tatanggalin nyo mga boss, lagi yung tatandaan, dalawang tools ang gagamitin nyo dyan. Kasi ibig sabihin nun, kontrahan. Ayan o, kung makikita nyo, dalawang tools yung hawak ko. At pag natanggal mo na yung mga bolt and nut niya, pwede mo na ngayon hilahin pababa itong kumukover dito sa pedal mo. Dito sa cover mga boss na tinanggal mo, may nakakapit pa dyan na cable lang hood mo. Kaya ang gawin mo lang dyan sa cover, ibaba mo lang siya. Malaking bagay na yung makapagtrabaho ka na walang sagabal. Tapos gamit ka ng Phillips screw para matanggal mo itong screw na nakalagay dito sa aircon hose. Yan mga boss, pag nag-on ka ng aircon, yan yung dadaanan ng hangin mo na may kasamang lamig. Kaya lang, kailangan mo rin yan tanggalin para hindi sagabal sa paggawa mo. Pag natanggal mo naman itong isang screw mga boss, huhugutin mo na lang itong aircon hose mo. Ayan, hinugot ko na lang yan. Nakatusok lang kasi yan dun sa kabilang side eh. Tapos gamit ka ngayon ng box wrench number 14 para maluwagan mo itong bolt and nut dito sa bracket ng clutch pedal. Bali, dalawang tools pa rin ang gagamitin nyo dyan mga boss dahil nga sa bolt and nut itong tatanggalin nyo. Pag naluwagan nyo naman na itong bolt and nut mga boss para hindi na kayo mahirapan, kamayin nyo na yan para mas mabilis yung matanggal itong bolt and nut dito sa clutch pedal. At dahil nga sa natanggal ko na itong nut mga boss, dito naman ako ngayon sa bolt. Ayan mga boss, yung hihilahin ko. Yan yung bolt niya dito sa clutch pedal. Tapos, dahil natanggal nyo na itong bolt dito sa clutch pedal, pwede nyo na ngayon dahan-dahang hilahin itong clutch pedal nyo. Ayan mga boss, ano? Kasi may bushing yan kaya medyo masikip eh. Pasensya na kayo mga boss kung hindi maganda yung kuha ko ng video ah. Dahil nga sa masikip yung position ko dyan. Hindi ko alam kung sa kumipipesto na maganda yung camera eh. Ito na mga boss, chinecheck ko na kung saan ang galing yung pag-uga ng clutch pedal. Unang-una, itong pin dito sa clutch pedal mga boss, pudpud na. Kumbaga medyo lumiit na itong pin. Tapos ito namang butas na pinaglalagyan ko ng pin dito sa clutch pedal, lumaki naman. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss sa pagkakacheck ko dito sa uga ng clutch pedal, dito naman ako ngayon sa bushing. Kung mapapansin nyo, yung bushing dito sa clutch pedal, ayan mga boss, pudpud na rin itong bushing. Wala na yung pinakaulo niya. Ang design kasi nito mga boss, meron siyang sleeve, tapos ipapasok mo doon yung bushing. Itulak ko yung sleeve mga boss para makita nyo ha. Gamit ka lang ng pantulak dyan, pwede namang screw, pwede rin. Ayan, malambot lang na itulak mga boss dahil wala na nga yung isang bushing niya. Bukod doon, meron ang isang bushing mga boss, kaya lang pudpud na rin siya, banipis na rin siya. Kaya malakas ang kalog nitong clutch pedal ni customer, ayun yung naging dahilan. Ito naman mga boss, kung meron pa kayong ganitong klaseng sasakyan, huwag kayong mag-alala dahil may mga auto supply pa na available itong bushing para dito sa clutch pedal mo. Kaya kung ganitong klaseng sasakyan nyo at problemado kayo sa clutch pedal nyo, magalaw siya. Kayang-kaya nyo nang gawin yan mga boss. Ito na nga pala yung bagong bushing mga boss. Ano? Ayan, yung bagong build kong bushing. Ano? Siyempre, bago mo ilagay yan dito sa clutch pedal mo, siguraduhin mo itong bushing at yung paglalagyan mo ng sleeve, dapat napahiram mo yan ng grasa. Kasi nga, bukod sa malambot yan, pag tinapakan mo yung clutch pedal, tatagal pa itong bushing. Ang diskarte sa pagganyan mga boss, ano, unahin nyo yung bushing, tapos isunod nyo ngayon itong sleeve nya. Medyo masikip yan mga boss dahil bago eh. Pag okay na, dito naman ako sa pin ng clutch pedal mga boss. Nakita nyo naman, bago na yan. Pati itong butas na paglalagyan ng pin mga boss, pinaliitan ko rin yan. Kaya
solve na problema ng customer. O ilagay ko na itong clutch pedal, mga boss, ano? Bali, ang position kasi ng clutch pedal, mga boss, nasa gitna siya ng bracket. Kaya pag nilagyan mo ng bolt dyan, sa bracket ka muna maglalagay, tapos tatagos dito yan sa bushing ng clutch pedal mo, papunta ulit sa labas ng bracket, tapos lagyan mo ng nut, tsaka mo yun siya higpitan ng maayos. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa bolt and nut, pag na-connect mo na itong clutch pedal dito sa push rod ng clutch master mo, ilagay mo na yung pin dyan, pati yung C-clip niya. Yung return spring dito sa clutch pedal, mga boss, huwag niyong kalimutang ilagay, di ko na naipakita sa inyo. At dahil nga sa okay na ako sa ginawa ko, kung makikita niyo itong clutch pedal, mga boss, ano, chinecheck ko yan, hindi na siya magalaw. At syempre naman, sa pinakahuli, pwede mo na ngayon ibalik lahat ng mga tinanggal mo. Muli, mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari lang naman, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!